Hi guys, welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Roadrunner app, username and password. Ang Roadrunner app ay ang gamit natin sa operations bilang Foodpanda rider. Mula sa pagkuha ng shifts at schedule, mula sa pagta-time in, pag-accept ng order, dito rin natin makikita kung magkano ang ating delivery rate, magkano ang ating earnings per delivery. Lahat-lahat ng operations sa Foodpanda ay ginagamitan ng Roadrunner app. Kapag wala tayo nito, ay hindi tayo makakapag-operate bilang Foodpanda rider. Para makapag-install at mai-operate natin ang Roadrunner app, ay kailangan natin ng iPhone 4S or Android 4.2 or mas bagong cellphone. Kung ikaw ay naka-Android, ito ang logo ng Roadrunner app at ang tawag dito ay Panda Rider app. Pakikita ito sa Play Store. At kung ikaw naman ay naka-iPhone, pumunta lang sa Apple Store at makikita mo ang Roadrunner app na ganito ang logo. Kapag ikaw ay natanggap na sa Foodpanda at naka-receive ka ng link, pag-click mo ng link ay makikita mo ito na wina-welcome ka na sa Foodpanda at kinokongratulate. Ang usual na isesend sa'yo na Roadrunner account, ang username mo ay ang 63 at ang iyong number at delivery.ph. At ang password na default ay Foodpanda na may capital F at may exclamation point sa dulo. Pagkatapos nun, kapag naka-enter ka na sa Roadrunner app, ay kailangan mong i-change ang iyong password. At kapag nag-change ka na ng password, ay marireceive mo ang bagong password by text sa iyong number. At siguraduhin natin mga kapanda na lagi nating tatandaan at huwag nating ipagsasabi ang ating username and password for security reason. Dahil ang Roadrunner app ay ating personal account at dito nakasalalay ang ating Roadrunner account sa Foodpanda Rider. Kung sakali naman na nahihirapan kang mag-login gamit ang username password sa iyong Roadrunner app, ay siguraduhin mo muna na tama ba ang iyong username, tama ba ang iyong password, updated ba ang system ng iyong cellphone, at pasok ba ito para mag-operate ng Roadrunner app. Pwede mo rin subukan na i-restart ang iyong cellphone at uninstall ang iyong Roadrunner app at i-install mo uli ito. Pero kung nasubukan mo na ang lahat ng ito at hindi ka pa rin makapag-login sa iyong Roadrunner app, ay baka kakailanganin mo ng tumawag sa Foodpanda Hub or sa iyong direct recruiter kung meron kang contact. Sa tuwing mag-a-update ang system ng Foodpanda at Roadrunner app, ay kinakailangan nating mag-selfie verification. At kapag tayo ay nagpalit din ng cellphone, ay ire-require din tayo ng Roadrunner app na mag-selfie verification. Ang performance ng ating Roadrunner app ay nagbabase sa ating cellphone, sa operating system nito. Kaya dapat ito ay updated. At nagbabase rin sa ating mobile internet data. Kaya dapat malakas ang signal ng network sa lugar kung saan natin ginagamit ang ating Roadrunner app para masigurado natin na hindi tayo makakamiss ng order or makaka-auto-decline. Dahil kapag nawawalan tayo lagi ng signal, ay maaaring mamonitor tayo ni Foodpanda at ma-auto-break tayo at magkaroon tayo ng sanction na pwedeng mag-lead sa suspension at pagbaba ng ating performance batch. Kaya mga kapanda, ang Roadrunner app ay ang ating operating system. Hindi tayo makakapag-operate bilang Foodpanda rider, hindi tayo makaka-accept ng order at makakapag-deliver kung wala tayong Roadrunner app. Kaya siguraduhin natin na may maayos tayong tools tulad ng maayos na cellphone at mabilis na internet data para magamit natin at makapag-operate tayo ng maayos bilang Foodpanda rider. So hanggang dito na lang muna mga kapanda. If you have some suggestions or comments, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!